morning. I am Jerome Azania, and for today's video is ituturo ko sa inyo ang different kind of knot tying. And i-demonstrate ko sa inyo kung paano gawin ito isa-isa, and ituturo ko rin kung ano yung function and kung saan sila ginagamit. So, simulan na natin. So, ngayon, gagawa tayo ng overhand knot. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng loop and ipapasok yung dulo sa butas. So, yung simple lang. Madali lang siyang gawin. So, basically, ginagamit siya sa pangdulo para madaling hanapin yung dulo. And iwasan ng bulbul. Next is the square knot. So, gagawa tayo ng right over left. And sa kabila naman is left over right. So, alternate lang siya. So, makikita natin kung tama ang pagkakagawa kapag align yung dalawang lubid. So, usually, yung square knot natin is ginagamit sa pagdugtong yung dalawang magkasing laking lubid. Or, ginagamit din siya sa triangular bandage. Sunod naman natin is yung figure of 8 knot. So, magawa lang tayo ng 8 shape na knot or loop, and yung dulo is ipapasok natin sa pinakaudulong butas. So, ipitan lang. So, ganun yung magiging itsura niya. So, figure of 8 siya. So, siya yung strongest end knot na tinatawag natin. Kasi, doble yung loop niya. And, sunod naman natin is yung fisherman's knot. So, medyo familiar to sa akin. So, shout out yan sa mga mahilig mamingwit. Yung fisherman's knot naman is madali lang. Gagawa lang tayo ng overhand sa magkabilang dulo. So, isang overhand dito. Himpitan lang. And, sa kabila naman, isang overhand. So, yun. Basically, ginagamit siya sa madudulas na klase ng lubid. So, yun. Kagaya ng nylon, yun. Mas madali siyang gawin sa nylon. So, hilahin lang yung magkabilang dulo. And yun. Boom. Karugtong na sila. So, madali lang siyang gawin. Dalawang overhand sa magkabilang dulo. Fisherman's knot. Next is yung sheet bend. So, yung sheet bend is ganito lang. Papasok mo yung dulo sa loop. Iikot mo siya. Yun, iikot siya sa ilalim and paitaas. And ipapasok lang sa isang lubid. So, hihigpitan lang. So, ganito yung magiging itsura niya. Yan. Yung sheet bend is ginagamit sa pagdugtong ng hindi magkasing laking lubid. Halimbawa, ito yung isa malaki and ito sa isa hindi. Maliit lang siya. Ganyan yung itsura niya. Sunod naman is yung double sheet bend. So, same process lang. Iikot mo and then ang pinakaiba is dalawang ikot siya sa ibabaw. So, isa tapos isa pang ikot. Ayan. So, mas matibay siya. So, dalawang ikot. Dalawa ang lock niya. So, ganyan yung itsura niya. Makikita nyo naman na align yung lubid. So, sunod naman is yung bowline knot. So, yung bowline knot naman is ganito. Magawa ka ng isang loop and yung isang dulo, karugtong niya is ipapasok mo pataas and iikot mo siya sa kabilang dulo. And ang last is ipapasok mo pababa siya sa kung saan siya pumasok nung una. So, ganun lang. And ang ipanghihigpit mo is yung kabilang dulo.
Yun yung bow line. Tinatawag din siyang life-saving knot kasi ginagamit siya sa pag-rescue usually. So, yung susunod natin is yung clove hitch. Gumawa na ako dito ng pagtatalian ko para mas madaling ipakita kung paano yung gawin. So, ganito lang. Iikot mo siyang dalawang beses, ikocross mo, and then ipapasok mo yung dulo doon sa gitna. And, yan. Align siya. Yan yung clove hitch. Ito ay ginagamit sa una at huling pagtali ng square lashing. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, next is yung timber hitch. So, yung timber hitch is ganda ng paggawa. Papaikot-ikot mo lang yung tali sa kabilang tali naman. And then, higpitan mo na lang siya. So, yung ginagamit to usually doon sa pagtatali ng mga troso, ng mga kahoy. And also, ginagamit din siya sa paunang pagtali sa diagonal lashing. So, ganyan yung itsura niya. Next is yung two half hitches. So, yung two half hitches is ganito lang paggawa. Gawa ka ng overhand. And overhand lang siya sa taas and overhand din sa baba. So, ganyan nun. Sobrang dali lang. So, usually ginagamit siya sa pagtali ng mga flags or bandila. So, madali lang gawin na yung two half hitches. Higpitan na lang siya and then yun, tapos na po. Two half hitches. Next is taut line. So, ganito paggawa niya. Parehas lang ng two half hitch, but ang pinakaiba niya is dalawang ikot siya sa loob ng lubid and isang ikot sa labas. So, parang mas stronger siya sa two-line hitch. So, ang purpose naman niya is ginagamit din siya sa peg of tent. So, sa mga tent pag tali. Sunod is round turn plus two-half hitch. So, pinagkaiba niya is parehas din siya. Dalawang ikot nga lang dun sa pinaka unahan. So, pareha siya ng half hitch. Ang pinagkaiba niya is dalawang ikot lang siya dito sa pagtatalian. So, that's all. I hope na marami kayong natutunan and magamit niyo ito sa iba't ibang sitwasyon. So, one more thing is please subscribe my YouTube channel and also hit the notification bell lagi kang updated sa mga video. Or, nasa comment section lang po yung link ng aking YouTube channel and yun. Yun lamang po. Thank you. Maraming salamat!